Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dido. Taong 1960, Alabel, Sarangani. Mahiwaga ang lugar at aral na kinamulatan ko. Yung mga magulang kong tumayo sa aking mga paa, ang siyang nagbigay sa akin ng aral ukol sa mga nagtatagong kayamanan sa mundo. Hindi ito binubuo ng mga ginto o anumang pilak o salapi, bagkus binubuo yon ng mga gamit na higit na mas makapangyarihan kesa sa mga ito. Mas pantas at makapangyarihan ang sinaunang tao sa kumpas ng kanilang mga kamay, kaya nilang utusan ng hangin, gayon din ng lupa at mga kabuntukan. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nawawala ang mga kakayahang yon. Isa ko pinuno sa mga taong nangahas na hanapin ang mga ito. Sa edad kong 23, natutunan ko ng maglakbay sa iba't ibang lupain. Marami na akong naakyat na bundok, gayon ding napasok na mga yungib. Sa aking larangang tinatahak, hindi na bago ang magkaroon ng karga sa katawan. Karamihan sa aking tangan, mga talandro, libreta, at mga medalyong makakapagligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan. Hindi rin ako tubong Alabel. Milya-milya ang layo ng probinsya ko sa lugar na ito. Kaya ako doon napadpad ay dahil sa isang panaginip na nagdala sa akin sa lugar na yon. 8 buwan bago sumapit ang taong ito, kasalukuyang nasa lugar pa ng Siraway, itong si Dido. Karamihan kasi sa kanyang ginagawang panunuklas noon ay matuntun lamang sa mga lupaing yon. Kokonti pa ang tao noon sa Siraway, yung mga baryo doon, iilang kubo pa lamang din ang nakatirik. Payak lang din ang pamumuhay sa lugar, pero bibihira yung mga nagkakasakit. Ayon kay Dido na, sa dinami-rami ng lugar na kanyang napuntahan, ang baryong yun lamang sa Siraway ang hinahangaan niya sa lahat. Sa pagkakatanda niya, kada isang pagitan ng bahay, kung hindi albularyo, antingero yung nakatira. Likas ding mababait ang mga ito, pero sa oras na makaramdam yon ng kakaiba sa'yo, walang pagdadalawang isip ka nitong huhulihin para kausapin. Kadalasan kapag hindi naman gaanong mabigat ang tangan mong aral sa kaliwa, pakakawalan ka naman ng mga ito sa oras na ibinaba mo na lahat yung mga karunungan mo. Pero kapag nakumpirma ng mga itong may dugo ka ng aswang, dadalhin ka ng mga ito sa isang lugar kung saan ibinibitay yung mga taong wala ng pag-asang magbago. Dagdag pa ni Dido na, noong una hindi rin siya naniniwala sa lugar na yon. Pero siya mismo ang nakapagpatunay nito noong may nadakip silang aswang sa sityo. Maayos naman ang lugar na yon kapag umaga. Pero kapag gabi, parang amoy ng nakatambak na bangkay ang hanging umiihip sa lupa na yon. Marami ka ring masisipat na mga kaluluwa sa puno na tila bang kahit ilang taon na silang patay, na natili pa rin ang kanilang mga kaluluwa sa ganoong parusa. Bawat isa sa mga ito, nananangis at pilit na humihingi ng pabor sa kanila na kung maaari hayaan na sila nitong makapaglakbay patungo sa kabilang buhay. Para kasi sa mga nilalang na yan, mas higit na nakakapangilabot ang parusang ibinigay sa kanila ng mga antingero. Anumang oras kasi, maaari sila doong lapain ng mga balbal at siya namang ikakamatay ng kanilang mga kaluluwa. Sa katunayan, marami na sa mga itong nabiktima ng mga nilalang na yan, dahilan para mabuo ang takot ng mga kaluluwa laban sa mga ito. Magmula noon,
unti-unti na ring nakilala ang punong yon bilang bigtian ng mga demonyo. Dahil dito, mas lalong tumindi ang pagmamalabis ni Dido na makadiskubre ng mga ganoong uri ng lugar. Dalawang buwan pa ang lumipas, doon na siya nagkaroon ng pangitain na mayroong kaugnayan sa lugar ng Alabel. Ayon sa kanya, nag-ugat yon sa isang panaginip kung saan sa isa sa mga bundok nito, nakakita siya ng mga magsasakang nangunguling. Wala namang kakaiba sa mga taong yon, pero pagkaraan pa ng ilang gabi, doon na niya unti-unting nasubaybayan ang paglalakbay nito. Alam ni Dido na hindi yon basta-bastang panaginip, gawa ng tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang mga mukha ng taong yon ang kanyang nakikita. Bistado na rin niya ang mga pangalan ng mga ito, gawa ng sa lahat ng oras na kasunod doon ang kanyang wisyo. Yun din ang naging daan kung bakit nagawa niyang matunton ang lugar na pinagtitirhan ng mga taong yon. Base rin sa kanyang panaginip, matagal nang nakaugalian ng magbabarkada ang pumanhik sa bundok. Kadalasan, kung saan-saan sila napapadpad para manguling at kumuha ng mga ligaw na bungang kahoy. Pansin din ni Dido na matagal na yung ginagawa ng grupong yon hanggang sa hindi naglaon, natuklasan ng mga ito ang isang ipinagbabawal na yungib. Mula sa entrada ng kuweba, bumungad na sa kanila ang isang bakal na pinto na tila bang naging kakulay na ng bato sa paglipas ng panahon. Sa pinakagitna naman ito, kung saan naroon ang hawakan, bumungad sa kanila ang isang nakapulupot na lubid na animoy ilang siglo na ang tanda. Habang pinagmamasdan nila ito, marami sila doong mga nakitang simbolo pero ipinagsawalang bahala nila ito. Mapangahas na binuksan nila ang pintuan at sa pagpasok nila sa loob, hindi na sila nakalabas pa. Nang mapagtanto naman yon ni Dido, pinilit naman niyang pumasok doon pero may kung anong harang ang tila bang pumipigil sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, sapilitan namang bumalik ang kanyang wisyo sa kanyang katawang lupa. Isang gabi pa ang dumaan, matapos niyang makita ang pangitaing yon, doon na siya dahan-dahang ginambala ng tinig na nagmumula sa loob ng yungib. Nagmamakaawa yung humingi ng tulong sa kanya na para bang meron doong nangyaring hindi maganda. Halos ilang buwan din yung tiniis ni Dido hanggang sa dumating ang puntong para na siyang masisiraan ng bait buhat sa mga tinig na kanyang naririnig. Ayon sa kanya na ang ganoong pakiramdam ay parang inilalayo ka sa mismong mundo. Kumbaga, yung lugar na alam mong totoo, pakiramdam mo hindi na yon ang tinitirhan ng iyong wisyo. Dagdag pa niya na, marami na din siyang ginawa para yon ay mapigilan, pero mas unti-unti yung lumalakas sa paglipas pa ng mga araw. Dahil sa ganoong sitwasyon, imbis na kontrahin niya ito, minabuti na lamang ni Dido na gawin kung ano ang nararapat at yon ay hanapin ang mismong lugar na yon. Naniniwala siya, hindi lang yon para sa kapakanan ng mga taong nakakulong doon, kundi para na rin sa kanya. Aminado rin noon si Dido, may mga sarili siyang interes kung bakit niya napagpasyahang dumayo sa lugar ng Alabel. Pagtungtong ng Disyembre noong 1959, narating ni Dido ang lugar na yon. Pagpasok naman niya sa bayan nito, doon bumungad sa kanya ang dami ng mga tao na abalang-abala sa kanilang mga trabaho. Kalakaran, pangingisda at pagsasaka ang pangunahing pamumuhay dito, kaya na may naging magaan naman sa kanya ang lahat-lahat.
Bilang anak ng isang may kayang pamilya, naging madali naman para sa kanya ang makahanap doon ng mga taong makakatulong ukol sa lugar na kanyang hinahanap. Bawat isa sa mga ito hindi na nakatanggi basta ba'y tama yung presyong ibinibigay ni Dido sa kanila. Halos ilang araw din sila noong naglakbay hanggang sa marating na nila ang pinakadulong parte ng Alabel na medyo malapit na sa hangganan nito. Mula roon, tumambad kay Dido ang napakaraming bundok na napakataas. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niyang yun na ang lugar na pinanggagalingan ng kanyang panaginip. May mga nasipat kasi siya doong kapanatagan na halos napakapamilyar sa kanya. Sa katunayan, gulat na gulat nga noon ang kanyang mga kasama dahil mula roon, siya na ang nagbigay ng daan patungo sa bahay ng mga taong napanaginipan niya. Sa pagdating naman nila sa isang maliit na sitio, agad naman niyang binuwag ang kanilang grupo. Mula sa lugar na yon, mag-isa niyang tinahak ang daan hanggang sa narating na nga niya ang isang maliit na kubo sa paana ng isang burol. Habang binabagtas niya ang daan, napansin naman niya ang iilang mga kabataang naglalaro malapit sa bahay na kanyang nakita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ito, agad naman siyang nagtanong sa unang taong nakasalubong niya. Kung hindi siya nagkakamali, yun ang asawa ng lalaking huli niyang nakita sa kanyang panaginip. Maya-maya pa, pagharap naman nilang dalawa, agad naman yung pinansin ni Dido, sabay tanong dito ng, "Ale, kayo ho ba ang asawa ni Manong Wilde? Meron lang sana ho akong itatanong tungkol sa kanya." Nang marinig naman ng babae ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan, bakas sa pagmumukha nito, ang matinding pagkagulat ukol sa bagay na narinig nito. Matapos naman niya yung mapansin, hinayaan naman niya yon ng ilang minuto hanggang sa nagkaroon na yon ng lakas na sumagot sa kanya. Ayon sa babae, matagal nang nawawala ang kanyang asawa. Marami na din silang napagtanungan ukol sa huli nitong napuntahan, pero walang makapagtukoy nito. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, silang limang magbabarkada, sabay-sabay na nawala. Yung tipong wala talagang nakauwi sa kanila para magkwento. Ipinagtapat din ito sa kanya na taus-puso na lang din nilang tinanggap ang pagkawala nito para naman kahit papaano hindi na sila mahirapan at umasa pa. Dagdag pa ng babae na kahit mahirap, pilit nilang sinubukang magpakatatag. Naniniwala siya saan man mapadpad ang kanyang asawa, nasa mabuti na yung kalagayan. Mariin din itong inilahad sa kanya na sa lawak ng kabundukan sa kanilang lugar, wala nang tsansa na mahanap pa nila ang mga katawan nito. Inihalin tulad din ng babae ang kanilang sitwasyon sa mga magsasakang naghahanap ng palay sa isang malawak na disyerto. Matapos namang marinig ni Dido ang sinabi nito, agad naman siyang humingi ng tawad sa babae. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, pinilit naman niyang maghanap ng pagkakataon para maipaliwanag kung papaano niya nakilala si Manoy Wilde. Ang buong akala kasi noong babae, kamag-anak siya nito na nanggaling pa sa malayong lugar. Siyempre bilang respeto, ayaw naman niyang magpanggap ng ganun. Ang nais niyang mangyari, bigyan ng pag-asa ang babae, gawa ng may kutob siyang buhay pa ang asawa nito. Hindi naglaon, nang dumating na nga ang pagkakataong yon, halos hindi naman yun matanggap ng asawa. Kung hindi niya pa ibinahagi ang araw-araw na ginagawa nito, talagang hindi pa yon maniniwala.
Maya-maya pa, nang mapansin niyang naniniwala na yon sa mga sinasabi niya, doon na niya inumpisahang magkwento ukol sa milagrong nakita niya. Alam niyo, Ale, hindi ko naman talaga ginustong pumunta rito eh. Yung boses ng asawa niyo ang nag-udyok sa aking pumunta. Ilang buwan ang nakakaraan, magmula noong nawala sila, hindi na ako pinapatahimik ng kanyang tinig. Gabi-gabi umiiyak siya sa isipan ko. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya kayo kamahal. Gustong-gusto nang umuwi ni Manoy Wilde. Ang problema, hindi siya makalabas sa lugar na napuntahan niya. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, ibabalik ko rito ang asawa ninyo, buhay man o patay. Ngayong nandito na ako sa inyong lugar, ilang araw ko na siyang hindi naririnig. Pero umaasa pa rin ako. Nasa lupa siya ng kuwebang yun, naghihintay sa aking pagdating. Seryosong wika ni Dido sa asawa nito. Dahil sa kanyang sinabi, ora mismo, agad naman siya nitong sinamahan pabalik ng kubo. Kahit medyo gipit ang lugar na yon, nagpumilit pa rin yung hanapan siya ng maaari niyang mapagpahingahan. Sa pagsapit ng hapon, noong mismong araw na yon, nagpatayo ng dalawang manok at kambing bilang ulam nila sa kanilang hapunan. Labis naman yung ikinatuwa ni Dido, gawa ng ramdam niya ang init ng pagtanggap nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, matapos naman nilang kumain, agad naman siyang kinausap ng panganay na anak ni Manoy Wilde. Ayon dito, maswerte itong si Dildo dahil sila ang unang nalapitan nito. Sa kanilang sitio kasi noon, merong iilang pamilya na pumapatay ng mga dayo. Hindi naman yun nananalo pero labis-labis ang problemang ibinigay ng mga ito sa kanilang lugar. Tuwing may pinapatay kasi yung tao, ang sitio nila ang takbuhan ng pamilya nung nawala. Malakas din ang kutob ng binatilyo na sa puntong yon, natunugan na ng mga ito ang kanyang pagdating. Para sa kanila, hindi yun magandang senyales, ngunit gagawin nila ang kanilang makakaya para lamang maprotektahan siya. Pagtatapat pa nito sa kanya na kung talagang narinig niya ang boses ng kanilang ama, handa silang ialay ang kanilang mga buhay kung yon ay kinakailangan. Dagdag pa nito na, sa mismong gabing yon, hindi malabong bumisita sa kanila yung mga aswang na sa lugar lang din nila naninirahan. Dahil sa sinabi nito, agad namang nagbigay ng tulong itong si Dido. Bukod kasi sa malalim na rin ang kanyang karanasan sa ganoong nilalang, kayang-kaya niya rin makipagsabayan sa mga ito kahit wala siyang karga o alam na lihim na karunungan. Ang tanging sinasandigan niya lang ay yung mga alam niyang pangontra na nagawa niyang makalap sa loob ng halos ilang taong nasa ganoon siyang larangan. Sa totoo lang, yung mga pangontrang alam ni Dido, kayang lagpasan ang lahat ng karunungan ng mga pangkaraniwang albularyo o antingero. Karamihan kasi sa mga nalaman niya, kung hindi nang galing sa mga babaylan, direkta itong ipinasa ng mga nakilala niyang ermetanyo sa Sirawai. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman nilang nilibot ang kabuuan ng bakuran para maghanda. Sa kanilang paglalakad, ibinahagi niya sa binatilyo na ang bawat elemento ng mundo merong kanya-kanyang kakayahan para magamit sa anumang armas na hangad mo. Dagdag pa niya na, kahit yung lupa malaki ang maitutulong nun sa paggawa ng pangontra. Isang sikreto na halos karamihan sa mga tao ay walang ideyang yon ay nag-iiral. Sa pagdating naman nila sa bakod ng kanilang tahanan, agad namang napaluhod doon si Dido, nag-ihip ng puder ng San Benito, sabay dakot ng lupa sa kinatitirikan ng pundasyon nito. Kumuha din siya doon ng iilang mga patay na dahon ng halaman
na siya namang tinurog niya para ihalo sa lupang nakuha niya. Maya-maya pa, nang mabuo na niya ang pangunang sangkap, agad naman siyang naghanap sa likurang parte ng bahay ng Herba Buena. Nang masipat niyang meron itong itinanim, kumuha siya roon ng dahon kung saan meron itong bakas na pinagkainan ng uod. Nang maihanda na niya ito, agad naman siyang nagpasama sa loob ng bahay. Pagdating naman niya sa altar, agad naman niyang sinindihan ang kandila, sabay patulo nito sa mga sangkap na kanyang nakuha. Matapos nun, inilagay niya yon sa isang maliit na bote na siya namang binabaran niya ng langis. Pagsilay niyang mamasama sana ito, dali-dali naman siyang lumabas para yon ay ipahid sa pundasyon at bakuran ng bahay. Naglagay din sila nito sa kanilang mga katawan upang masigurong hindi sila basta-bastang masasalisihan ng kanilang mga kalaban. Bagaman nagtataka noon ang Binatilio sa kanyang ginawa, nagdesisyon naman yung sumunod sa kanya. Kahit medyo alanganin kasi, napansin naman ito na seryoso siya sa kanyang ginagawa. Sa paglalim pa ng gabi, hindi pumasok ng bahay itong si Dido para magtago. Ang ginawa niya, tumambay sa labas, daladala yung mga sibat na kahoy, tapos iilang mga itak. Sinamahan din siya ng dalawa sa mga anak ni Manoy Wilde, nang sa gayoy masigurong walang mangyayari sa kanyang masama. Dahil sa nagkataon naman noong walang buwan, gumawa sila ng isang malaking siga sa pinakagitnang bahagi ng bakuran. Doon na rin sila nanatili habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagmamatsyag, takang-taka naman noon ang dalawang binata dahil sa napakatahimik na paligid. Ultimo huni kasi noon ang kuliglig, wala silang naririnig. Siyempre, nakakapanibago yon, lalo na't nasa bukid sila. Ayon sa mga ito, na yon ang unang pagkakataon na napansin nilang napakatahimik sa lugar na yon. Kadalasan kasi, alas 6 pa lamang ng umaga ang iingay na ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman sila noong natigilan nang may marinig silang isang malakas na huni di kalayuan sa bahay. Yung huning narinig nila noon, parang sumisigaw na tao na may boses ng isang mabangis na hayop. Hindi mo mawari kung ano ang nangyayari dito. Gawa ng sakasagsaga ng pagsigaw nito, bigla na lamang yung humahalakhak. Matapos naman yung marinig ni Dido, agad naman nilang kinuha ang kanilang mga armas habang dahan-dahang tumatayo. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa harapan ng bahay, doon nila nakita ang dalawang nilalang na may malauling na mga balat. Wagwag din ang mga buhok nito at sa estado ng mga nilalang na yon, malayo talaga ito sa isang ordinaryong tao. Paglalarawan pa doon ni Dido, meron yung nanlilisik na mga mata at walang patid yung naglalaway. Bitak-bitak din ang balat nito, tapos yung mga daliri naman ito, napakahaba. Naglalabas din ng kakaibang ungol ang mga nilalang na yon sa oras na kusa nilang iginagalaw yung kanilang mga katawan. Kapansin-pansin din sa mga ito yung mga itim na anino na sumusunod sa kanila. Ayon kay Dido, wala siyang ideya kung ano ang bagay na yon. Pero nasisiguro niya, yon ang presensya ng mga aswang na namuno. Marahil ay, dahil sa sobrang lakas nito, literal na yung nagkaroon ng anyo. Maya-maya pa, pagsilay naman nilang dahan-dahan na yung lumalapit sa hangganan ng bakod, agad naman nila yung sinalubong hudyat ng kanilang paghahanda.
May katiting na takot wala doong ipinakita si Dido dahil sa hindi naman yon ang unang beses na makaharap siya ng mga ito. Sa katunayan, imbis na mabahala, tumawa at pagkagalak yung naramdaman niya. Hindi naglaon. Nang magkatitiga naman sila, ngumisi lang naman ang mga nilalang na yan habang nagwiwika sa kanya ang isa sa mga ito nang... Ikaw pala yung dayo. Mabuti naman at di mo na kami pinahirapan pa. Kasabay ng pagwika nito, ay ang walang pagdadalawang isip naman itong paghawak sa bakod ng bahay na yon. Paglapat naman ang kamay nito sa mismong kahoy na pinahira niya ng pangontra, bigla naman yung doong napakalas at kasabay nito ang pagsigaw nito ng napakalakas. Sinubukan pa yung pigilan ng kasama nito, pero maging ito man, walang nagawa para maibsan ang sakit na nararamdaman ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpagulong-gulong na yon sa lupa habang pilit nang inangat-ngat yung mismong kamay nito. Maya-maya pa, dahil sa walang habas nitong paglapas sa braso niya, tuluyan na rin yung kumalas sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagpumilit naman yung tumayo habang pilit na pinagmamasta ng kamay nitong unti-unti nang naaagnas. Nang masipat naman yun ni Dido, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa nilalang nang... Ang tapang mo pala! Kung hindi mo ginawa yan, maaaring ngayon patay ka na. Matalino ka sa puntong yon. Pero ano pang magagawa mo sa ganyang estado? Nawalan ka na ng braso. Yung susunod na mawawala sa'yo, sinisiguro kong yun na ang buhay mo. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang dahan-dahang umaangil. Pagtitig naman ito sa kanya, bakas naman sa pagmumukha nito yung kawala ng takot sa kabila ng kalagayan niyang yun. Nang mapagtanto naman yon ni Dido, agad naman niya yung binato ng sibat sabay dukot sa talibong na naroon sa kanyang tabi. Matapos naman niya yung gawin, buong puwersa namang sumugod ang dalawang aswang hanggang sa makalapit na yon sa kanya. Pagsilay naman niya sa isa sa mga kasama nitong papasunggab na, agad naman niya yung iniwasan sabay unday ng taga sa mismong paa ng nilalang. Subalit paglapat ng talibong sa balat nito, laking gulat na lamang niya nang bigla yung tumalbog. Huli na nung nalaman ni Dido, hindi pala nila nalagyan ng pangontra yung mga talim nito. Dahil sa pangyayaring yon, napangisi lang naman ang nilalang sabay sunggab sa kanyang kinaroroonan. Pagbagsak naman nilang dalawa sa lupa, paulit-ulit naman siya nitong pinagtangka ang lapain sa dibdib, pero nagawa niya yung mapigilan. Habang hawak-hawak ni Dido ang ulo nito, pilit naman niyang tinitiis ang pagbao ng kamay ng nilalang na yon sa kanyang tagiliran. Maya-maya pa, nang akmang mabubutasan na nito ang katawan niya, buong puwersa naman niyang tinuhod ang ari nito, dahilan para tuluyan yung kumalas sa kanya. Sa pagbitaw naman ng nilalang na yon, dali-dali naman siyang lumapit sa anak ni Manoy Wilde para kunin ang sibat na hindi naman ito ginagamit. Matapos nun, matapang naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa nilalang na kanyang kadwelo para sugurin ito. Pagtakbo naman niya papalapit dito, bigla naman yung tumayo na parabang bukal sa loob nito na tanggapin ang kanyang pag-atake. Subalit lingid sa kaalaman ng nilalang na yon, na ang sandatang hawak-hawak na noon ni Dido ay punong-puno na pala ng pangontra. Pagtarak naman ito sa katawan niya, bigla naman yung umatungal ng napakalakas
na parabang hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Sinubukan pa nitong undayan siya ng saksak sa leeg. Mabuti na lang, nakailag siya. Paulit-ulit pa siya nitong inaabot pero dahil sa haba ng sibat, wala na yung nagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na yung bumagsak dala ng matinding panghihina. Hindi na rin ito nagawa pang tumayo buhat sa pangontrang unti-unting nagpapaparalisa sa buo nitong katawan. Nakuha mo na ang premyo ng pangmamaliit mo sa kalaban mo. Malakas kayo, pero hindi kayo nalalayo sa mga mangmang na tao. Wika ni Dido habang pinagmamasdan itong dahan-dahan ng binabawian ng buhay. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa dalawang anak ni Manoy Wilde, nasipat naman niya yung walang habas ng pinag-uundayan ng saksak, yung aswang naputol na ang dalawang braso. Segundo lang din noon ang lumipas nang masipat niya yung nabuwal na rin sa kinatatayuan ito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, tanging mga malalalim na lamang na paghinga ng mga nilalang na yon ang kanilang naririnig. Unti-unti na ring umiingay ang mga kuliglig sa lugar, indikasyon na dahan-dahan ang nawawala ang masamang presensya ng mga ito. Hindi naglaon, tuluyan na rin kumalas sa katawan ng mga aswang ang kanilang huling hininga. Pagsilay naman ni Dido na patay na ang mga ito, agad naman siyang nakalanghap ng amoy na halos maihahalin tulad mo sa amoy ng bangkay na isang linggo nang nabubulok. Dahil dito, dali-dali naman nila yung dinala sa likod ng burol kung saan naroon ang napakalawak na talahiban. Upang hindi na sumingaw ang mga bangkay na yon, inilibing nila ito sa putikan katabi ng isang uka na punong-puno ng tubig na pinagpapahingahan ng mga kalabaw. Kinabukasan, pinilit naman nilang umakto ng normal sa kabila ng mga nangyari. Siniguro din nilang walang makikitang bakas sa kanilang tahanan upang hindi na sila magkaroon pa ng problema sa mga kadugo nito. Ilang oras pa ang dumaan, nagdesisyon na si Dido na magpaalam na sa pamilyang yon. Medyo nag-aalala na rin siya gawa ng ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa kanya si Manoy Wilde. Bago siya umalis sa tahanan ng mag-ina nito, mariin naman niya yung inabisuhan na babalik siya dito sa oras na napuntahan niya ang lugar na kanyang hinahanap. Dagdag pa niya na, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maiuwi ito. Nang marinig naman yon ang asawa ni Manoy Wilde, mangiyak-ngiyak naman siya nitong niyakap habang inilalahad yung pag-aalala nito para sa kanya. Kahit papano kasi, natatakot din ang asawa nito na baka kagaya ng sinapit ng kanilang padre de pamilya, ganun din ang sapitin niya. Mariin din itong inilahad sa kanya na kung masyadong mapanganib ang lugar na yon, mas mainam na bumalik na lamang siya. Huwag na niyang ituloy ang kanyang plano kapag masyado itong alanganin. Dahil sa sinabi nito, halos taus-puso naman niya yung ipinagpasalamat. Kahit papano kasi, natutuwa din siya gawa ng meron pa ring mangilang-ilang tao ang nag-aalala para sa kalagayan niya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa paanan ng unang bundok na kanyang daraanan. Sa kasagsaga ng kanyang paglalakad, doon na unti-unting bumabalik sa kanyang alaala yung mga daang tinatahak ng grupo ni Manoy Wilde bago ito mawala. Bagaman unang beses pa lamang siyang napadpad sa lugar na yon,
hindi naman niya maiwasang magulat dahil pakiramdam niya ilang beses na siyang nadapo roon. Ang mas ipinagtataka pa noon ni Dido, bawat daang dinaraanan niya, pamilyar na pamilyar talaga sa kanya. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, 5 bundok na ang kanyang nalagpasan. Hindi na rin biro ang layo niya sa mga baryo, subalit patuloy pa rin siyang umuusad para lamang makarating sa eksaktong kinaroroonan nung taong hinahanap niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid sa paligid, meron namang sumagi sa kanyang alaala ukol sa isang baryong malapit sa lugar na yon. Ayon kay Dido, puntahan nyo na ang lahat ng alam nyong baryo, wag lang ang baryong yon. Dahil ang mga taong naninirahan doon, kung hindi lahing aswang, merong dugo ng isang mambabarang. Hindi rin ito natutuwa kapag nakakakita ng dayo, gawa ng lahat ng mga taong nanggaling sa ibang lugar, itinuturing ng mga itong kalaban. Dagdag pa niya na, kaya niya alamang tungkol doon, ay dahil sa minsan niya na yung narinig sa mga pag-uusap ng mga kasama ni Manoy Wilde. Noong una nga, hindi pa siya doon naniniwala, pero sa halos ilang buwan niyang kasama ang mga ito, doon niya napagtanto na yon ay totoo. Bukod kasi sa mga usap-usapan, saksing buhay din siya kung papaano tumakas ang mga ito mula sa kamay ng mga nilalang na yon. Sa kanyang naging pangitain kasi, may mga punturong aksidenteng napapadpad ang grupo nito sa baryong yon. Mabuti na lang, matalas mag-isip itong si Manoy Wilde dahil kung nagkataong hindi, sa lugar na yon pa lang, patay na silang lahat. Matapos naman niyang maalala ang tungkol sa pangyayaring yan, sa abot ng kanyang makakaya, pilit siyang lumayo sa lugar na yon. Dala ng pagkabahala noon ni Dido, minabuti niyang umikot na lamang para marating ng ligtas yung bundok na nais niyang puntahan. 3 araw pa ang lumipas, marami na siya noong pinagdaan ang hindi maipaliwanag. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon noong bigla na lamang siyang naliligaw. Hindi rin siya noong nakakapagpahinga tuwing gabi, dahil kapag masyadong napapasarap yung tulog niya, wala na siyang ideya sa mga nangyayari sa paligid. Nung 2nd araw nga, habang natutulog siya sa gilid ng isang puno, bigla na lamang siya doong nagising matapos siyang makarinig ng mga pagyanig sa lupa. Pagmulat naman noon ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya yung mga kakaibang nilalang na halos mas mataas pa sa punong pinagpapahingahan niya. Paglalarawan niya sa mga ito, may mga paitong parang kawayan tapos ang kabuuang katawan ng mga nilalang na yon parang sa mga ibon. May mahaba rin yung tuka at meron yung malapad na pakpak na sumasagi naman sa mga sanga tuwing sila'y naglalakad. Mabuti na lang hindi nito napansin si Dido, kaya madali siyang nakapagtago sa ugat ng punong pinagpapahingahan niya. Magmula noon, gabi-gabi hindi na siya gaanong nagpapakakampante. Pagtungtong naman ng araw ng Linggo, mula sa bundok na kanyang kinaroroonan, tanaw na niya ang isang bundok na merong napakatarik na daan patuktok. Binabalot din yon ng napakaraming puno, kaya namay hindi niya gaanong masipat yung eksaktong kinaroroonan ng kuweba. Subalit, sa kabila ng lahat ng yon, kahit naghahalo-halo na ang emosyon sa kanyang wisyo, pinilit niya pa rin ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Sa isip-isip niya, marami na siyang naisakripisyo, kaya wala na sa mapagpipilian ang umurong. Mariin niya rin inilahad sa kanyang sarili na anot-anuman ang mangyari,
nakahanda siyang harapin ito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan naman niyang tinahak ang daan patungo sa bundok. Maigi din niyang pinakiramdaman ang buong paligid sa takot na baka meron pala doong nauna sa kanya. Pagpatak naman ng takipsilim, kasalukuyang pa rin naglalakad itong si Dido. Halos maikot na rin niya ang kalagitnaang parte nito, pero wala pa rin siya doong nakikitang kakaiba. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong natigilan nang masipat niya ang sa may bandang paana ng bundok kung saan naroon ang napakasukal na mga kakahuyan. Sa sobrang liblib ng daan papasok dito, halos hindi na niya mawari kung saan siya mag-uumpisa. Upang makasiguro na tama ang kanyang gagawin, maigi naman niyang inalala yung mga pangitaing na panaginipan niya. Mula umpisa, inalala niya yon ng maigi hanggang sa makumpirma na niya na doon nga dumaan ang grupo ni Manoy Wilde. Dahil dito, agad naman niyang sinuong ang lugar na yon hanggang sa abuti na siya ng lalim ng gabi. Habang binabagtas naman niya ang daan, bitbit ang isang maliit na sulo, marami naman siyang napapansing kakaibang bagay sa lugar na yon. Ayon sa kanya, na yung mga punong namumuhay doon, napakaliliit. Yung mga matataas, punong-puno ng mga lumot ang katawan, habang yung iba naman, unti-unti nang nawawala ng mga dahon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang dulong bahagi nito, doon na niya tuluyang nakita yung bukana ng kuweba. Pagsilay naman niya sa pintong nakasarado, agad naman niyang napansin yung taling nakapulupot sa mismong hawakan nito. May mga naaaninag rin siya doong simbolo na parabang nagbibigay babala sa mga taong makakasilay ng lugar na yon. Maya-maya pa, nang akmang lalapit na siya, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang mapansin yung tatlong nilalang na bigla na lamang gumalaw sa tabi ng kuweba. Dahil sa pangyayaring yon, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Yung puso niya nagsasabing umatras na siya, pero yung isip naman niya, ipinagpipilitang gawin yung kanyang gusto. Subalit, nang maalala niya ang pamilya ni Manoy Wilde, lahat ng pagdadalawang isip niya noon, bigla na lamang nawala. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinahak ang daan papalapit ng kuweba. Sa pagdating naman niya sa harapan ng pinto nito, mariin naman niyang pinagmasdan ang lahat ng simbolo. Bawat isa nito mariin niyang inunawa nang sa gayoy hindi siya magkamali sa kanyang mga gagawin. Hindi naglaon nang magkaroon na ng ideya si Dido, dahan-dahan naman niyang kinalas yung lumang taling nagsisilbing trangka ng lugar na yon. Pagkahugot niya naman ito, taliwas sa ginawa noon ng pangkat ni Manoy Wilde, minabuti niyang yon ay ipasok sa kanyang bulsa. Base kasi sa mga simbolong nakita niya, sino man ang pumasok sa loob ng domi nito na hindi dala ang susi, wala nang pagkakataong makabalik pa sa mundo ng mga tao. Marahil ay yon ang naging dahilan sa nangyaring pagkakakulong ng grupo ng mga mamumundok na hinahanap niya. Sa pagpasok naman niya sa loob nito, kitang-kita niya ang pagkaagnas ng tatlong nilalang na nagbabantay sa lagusan. Makailang metro pa lamang ang layo niya mula sa pinto nito, bigla naman yung sumarado na siyang naging sanhi upang baluti ng kadiliman ang kabuuan ng lugar. Mabuti na lang, daladala ni Dido yung sulong isang linggo na din niyang ginagamit. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, wala naman siyang ibang nakita kundi ang nagkalat na mga kalansay ng tao.
ayon sa kanya na kung susumahin ang dami ng mga kalansay sa lugar na yon, kasing dami ito ng bilang ng tao sa bayang dinaanan niya bago siya mapadpad sa sitio ng pamilya ni Manoy Wilde. Dagdag pa niya na, habang tinitingnan niya ang mga bagay na yon, hindi niya sukat akalain na meron palang ganoong lugar kung saan umiiral ang ganoon karaming bangkay. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman niya sa unahang bahagi nito, doon niya nasipat ang isang trono na gawa rin sa pinagtagpi-tagping buto ng tao. Sa gitna nito, nakaupo ang isang kalansay na merong hawak-hawak na manikang gawa sa kahoy. Magkabilaan ang hawak nito, at sa baba naman ng tronong yon, nasipat niya ang 13 sibat na nakatarak sa lupa. Matapos naman niya yung makita, kapansin-pansin naman para sa kanya yung hawak na manika nung nilalang na yon. Habang pinagmamasdan niya ito, may kung anong tinig ang nagsasabi sa kanya na kunin ang bagay na yon. Maya-maya pa, nang akmang kukunin na niya ang manika, bahagya naman siya noong natigilan nang may marinig siyang isang boses sa likod ng trono. Walang duda, siguradong sigurado siya, boses yon ni Manoy Wilde. Dala naman ang matindi niyang pagkagulat, agad naman siyang pumunta sa likod nito. At pagsilay niya roon, tumambad yun sa kanyang nakaupo habang pahikbing umiiyak. Pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman yung tumayo at kasabay nito ang pagyakap nito ng mahigpit sa kanya. Habang ginagawa yon ni Manoy Wilde, paulit-ulit naman itong tinatanong yung kalagayan ng kanyang pamilya. Matapos nun, dahan-dahan na rin yung dumidistansya sa kanya habang masayang nagwiwika ng "Mabuti naman at dininig mo ang pagtawag ko. Pasensya ka na kung ginambala kita. Desperado na kasi ako. Kaya lahat ng pwede kong tawagin, tinawag ko na." Nang marinig naman ni Dido ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng "Pasensya ka na rin kung natagalan ako. Alam mo, may kasalanan din naman ako eh. Ilang linggo din kitang tiniis bago ako pumunta rito. O ano, tara na. Umuwi na tayo para makita mo na ang pamilya mo." Matapos naman niyang makapagsalita, pilit naman niyang inabot ang kamay ni Manoy Wilde, pero sa hindi malamang dahilan, parang nag-aalangan ito. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhan na hindi yon makakalabas sa lugar na yon hanggat hindi nababasag yung dalawang manika. Dagdag pa nito na, dahil sa kapangyarihang napapaloob dito, magagamit nila ito para ligtas na makatakas sa sumpa ng kulungang yon. Nang marinig naman yon ni Dido, doon na siya unti-unting nagkaroon ng interes na malaman ang mga bagay na natuklasan nito. Bukod kasi sa iyon ay interesante, yun din ang kauna-unahang pagkakataon na makarinig siya ng ganoong istorya. Ayon kay Manoy Wilde na, hindi hanapan ng kayamanan ang lugar na kanilang napuntahan, bagkus ay isa yung uri ng himlayan. Ang mga kalansay na kanyang nakita roon ay mga labi ng mga sinaunang antingero na nagkaisa para itago ang kanilang pinuno sa loob ng dalawang kahoy na manika. Dagdag pa nito na, sa sobrang tagal na ng lugar na yon, wala na siyang nakitang simbolo doon na maaaring makapagtukoy kung kailan nabuo ang himlayan na kanilang nadiskubre. Pagtatapat pa nito, na sa kanilang grupo, siya na lamang yung nag-iisang buhay. Nung pumasok kasi sila sa lugar na yon, bigla na lamang naglaho ang mga ito na parabang hindi man lang yon umiral. Marahil ay
Kaya siya nakaligtas ay dahil sa aksidente nitong nahawakan yung taling nagsisilbing susi ng kuweba. Dido, yung dalawang manikang pinapakuha ko sa'yo ang pinagmumula ng matinding kapangyarihan. Yun lang din ang paraan para makatakas tayo rito. Kunin mo na ang bunga ng iyong paghihirap. Seryosong wika ni Manoy Wildes sa kanya. Nang marinig naman ni Dido ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang kinuha yung dalawang kahoy na manika. Sinira niya yon sa harapan mismo ni Manoy Wilde at sa isang iglap, doon na lumaganap sa buong paligid ang napakaitim na usok. Habang pinagmamasdan nila ito, paulit-ulit sila noong nakakarinig ng mga tinig na bumubulong sa kanilang mga tenga. Hindi naglaon, bigla naman yung pumasok sa kanilang mga bibig at kasabay nito ang mabilis na pagkalas ng kanilang wisyo sa kanilang katawan. Kalahating oras pa noon ang lumipas, nadatna naman ni Dido ang kanyang sarili sa harapan ng pinto. Nasa loob pa sila nun, kaya ang ginawa niya, dahan-dahan niya yung itinulak. Subalit paglabas niya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya si Manoy Wilde na nasa espiritwal ng anyo. Lumulutang-lutang yun sa ere at kung saan siya pumaroon, sumusunod ito. Magmula noon pinuno, pakiramdam ni Dido, hindi na siya nag-iisa sa kanyang katawan. May kung ano kasi noon ang tumutulak sa kanyang sarili na isiping maliban sa kanya, meron pa doong ibang kaluluwang namamahay. Ilang araw pa ang lumipas. Halos hirap na itong si Dido sa paglalakad. Yung katawan niya parang dumoble kasi ang bigat nang sa hindi malamang dahilan. Habang patagal ng patagal ang ganoon niyang sitwasyon, unti-unti na siyang nakakarinig ng isang pangalan na parabang nag-uudyok sa kanyang tawagin ito. Sa maniwala kayo o hindi, nang tinawag yun ni Dido, agad namang nandilim ang kanyang paningin at kasabay nito ang pagkalas ng kanyang wisyo. Muli niyang nadatna ng kanyang sarili sa sityo ng mga aswang, kung saan mula roon, tumambad sa kanya ang napakaraming bangkay ng mga nilalang. Noong una, hindi niya pa alam kung ano ang mga nangyayari sa kanya, pero sa pagtagal, doon niya nalaman na ang kaluluwa at kapangyarihan nung nilalang na nakaupo sa trono, lumipat na pala sa kanyang katawan. Kusa yung nangingibabaw sa kanyang sarili sa oras na tinatawag niya ang mismong pangalan nito. Ayon pa kay Dido na, magmula noon, naging katuwang na niya ang kaluluwa ni Manoy Wilde. Sa dinami-rami din ang kanyang nakaharap, ni isa sa mga ito wala pang nanalo. Magmula noon pinuno, kinagalitan at kinainggitan na siya ng lahat ng antingerong nakakakilala sa kanya. Marami na rin ang natakot kay Dido dahil sa kanyang bukod tanging kakayahan. Ngunit, kagaya nga ng paniniwala ng matanda, hindi sa lahat ng oras mananatili ka sa tuktok. Sa pagdating ng araw ng kamatayan ni Dido, ultimo ang kapangyarihan ng nilalang na sumapi sa kanya, wala ring nagawa. Ayon pa sa kapatid niya, na sa araw ng kanyang libing, yung katawang lupa niya bigla na lamang naging bato. Isinikreto nila ito, nang sa gayoy wala nang mag-isip pa ng masama laban sa kanya. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit wala na itong si Dido, patuloy pa rin nananalaytay ang kanyang istorya nung minsan siyang maging isang sisidlan ng makapangyarihang kaluluwa. Sinabi niya rin sa kanyang mga kakilala na tinanga niya ang ganoong klase ng kapangyarihan dahil lamang sa isang simpleng bulong.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe no, isipin niyo ang daming pasikot-sikot ng kwento, tas may nabanggit pang isang lugar, si Raway. Isnamis ko na yung mga tao ron. Tapos, ang mangyayari lang pala, nung pinuntahan niya yung lugar na ibinubulong sa kanya ni Manoy, eh lumipat lang sa kanya yung kaluluwa. Diba? Pero, wala kasing sinabi kung nagamit ba yun ni Dito sa panggagamot o pagtulong sa ibang tao eh. Diba? Ang sabi lang, sobrang tindi ng tinatangan ni Dito. Tas maraming natatakot sa kanya. Pero, syempre, kahit ganun kakalakas, eh kahit ganun kakatindi, meron ka pa rin limitasyon tsaka meron taong tatapat sa'yo. Diba? Kasi isipin niyo ha, maraming nagalit tsaka maraming nainggit sa kanyang mga antingero. Siyempre, sisiya sa atin ng mga yon kung paano nila nagagawa ni Dido yung ganung bagay. Diba? Siguro nung may nakatuklas na, ah, ganyan pala yung ginagawa mo ha. Sige, yari ka sa amin, meron kaming pangontra laban dyan. Tas, kamukat-mukat mo, yung nakasapi pa rito kay Dido eh, parang hari ng mga aswang, diba? Nabanggit na ganun eh, no? So, di ko alam kung napapanig ba sa mabuti o kung ano man yung tinanga ni Dido. Tsaka hindi rin naman sinabi sa kwento kung nakatulong ba siya sa maraming tao. So ako, isang malaking question mark tong kwento na to sa akin. Parang kinuwento lang para mabitin tayo, diba? Ako kasi, nakaramdam ako na matinding bitin eh. Wala namang parto o kung ano man. Diba? Pero, yun nga, tinangan nga ni Dido yun, yung ganong klase ng kapangyarihan dahil lamang sa simpleng bulong. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.